Magandang umaga po sa inyo. Araw man o gabi, naway datnan kayo ng bidyong ito na nasa mabuting kalagayan at ligtas sa ano pa mang kapamakan at walang karamdaman. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng buong puso sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Salamat po ng marami at malaking bagay po ang ginawa ninyo sa channel ko sa inyong pagsuporta. At ang aking ipabagay ito ay patungkol sa Talandrong 880. So kung kayo man po ay napadaan at napasyal sa channel kong ito, ay kung inyo pong nagustuhan, paki-like, subscribe at comment na rin. At hit nyo na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking ina-upload. Disclaimer naman po, kung hindi po kayo naniniwala sa mga ganito, ay mag-skip na lang po kayo sa video ito. Ako po ay may respeto po sa inyo at anuman po ang inyong paniniwala. Bago po umpisan ang ating pagbabahagi sa mga nag-aaral ng mga karunungang lihim at sa bago. At kung nagustuhan po ninyo, kahit ordinaryo po kayong tao, ay pwede nyo pong taglayin ito. Pero dapat ipaalala ko po na ang pitong gininto ang layunin ng karunungang lihim ng Diyos Ama. Sa mga dating nagtatanga ng mga ganitong karunungang lihim, alam po nila ito. So inyo pong tandaan, bagay babanggitin ko na po bilang paalala po sa inyo. Una, isa buhay ang tatlong gintong simulain, maka-Diyos, makabayan at makatao. Isa gawa ang pag-ibig, Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Pangatlo, isa katuparan ang kabutihan, katwiran, kalinsan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng kalooban. Ikaapat, ipalaganap ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago ng paunlad. Kalima, magkaroon ng paggagalangan, pagunawan at pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapatao. Maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ay kapito, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng katauhan ng bawat kasapi ng samahan o nag-aaral ng karunong lihim at tumutupad sa adikain ng Diyos sa tao. Ito po ang paalala sa pamamagitan ng pagsunod. Sa mga layuning ito, ang isang naghahanap sa Diyos ay makakasumpong sa Kanya at hindi pagkakaita ng Kanyang liwanag. So, mapalad po tayo na nag-aaral ng mga karunong lihim. Bagamat yung iba pinagtatawanan itong mga ganitong kaalaman, pero hindi nila alam na ito pula ay mas mahalaga pa sa isang buhay ng tao. So, kung inyo pong tatanganin ang talandrong ito, pwede nyo pong itatak sa panyo at ipaserok, kabilaan at wallet size, at ipalaminate ninyo at ilagay nyo po sa inyong mga wallet bilang protection po ninyo. Ito po ang paalala. Dito ko rin kakabit din. Ang sistema ng 8ED ay pinaniniwalaang nagkakaloob ng protection laban sa mga mabibigat na uri ng tigalpo tulad ng ox, nonong kamatayan, pitong hari ng kamatayan, mga bolang apoy, espada, bomba at baril o anumang tulad nito. Ang talandong ito ay kinakailangan dalhin sa inyong katawan at kailangan ang matibay na pananampalataya sa Diyos at sa talandong. Protection sa lahat ng uri ng mapaminsalang kapangyarihan, engkanto, lamang lupa, ulam, barang ay takot dito. Huwag lamang aabusuhin upang hindi matanggalan ng bisa ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makakatanggal ng bisa nito, hindi rin ito apektado ng pangalis ng tanglaw ng ginagawa ng tao o diskomunyon, sapagkat ang anumang ipinagkaloob ng Diyos ay tanging Diyos lamang ay may kapangyariang bumawi sa nasabing kaloob. Ang 8AD ay naipagkaloob
sa atin bilang proteksyon laban sa masamang tikto ng ibang galing o kapangyarihan. Sa tao namang magtatanga na ito ay dapat ay may angking mabuting kalooban at diwa at may malinis na buti at hindi pagkakaita ng Diyos ng bisa ng talantong ito. Okay, yun po. Mapalad po tayo. So ito po ang palala. Huwag na huwag niyo pong gagamitin sa kasamaan at huwag aabusuhin sapagkat ito ay pumaparusa sa masamang tao na nagahawak ng talandrong ito. Okay? Ang mga bawal. Ang mga bawal na gawin pag meron ka nito, huwag na huwag dadalhin sa CR oras na magpupuka. Ganon din sa pag-ihi. Tanggalin po. Basta huwag pong dadalhin sa CR. At bawal po ka pumunta sa mga beer house, sa mga aliw, may mga chicks. So kung kayo man po ay maglalaro sa gabi ni Mrs., kailangan mo rin po pong tanggalin sa iyong katawan bilang respeto sa nagbigay nito sa iyo sapagkat yun ay ang Diyos. At ganun din sa mga kinakain naman, kung maaari lang, huwag po kayong kumain ng baboy sapagkat nakakapagpahina ng bisa ng inyong mga galing o ganitong talandro. Nakakapagpahina po yun. At subok ko na po yun nung nagmi-mission po ako. Ihina po ang inyong panggagamot o anumang galing na ipinanghawakan po ninyo. Ganun din, sa mga dugo, huwag po kayong kakain. May pinagbawal sa Biblia, alam niyo naman po yun. At ang mga nakatuhog, bawal pong kumain na nakatuhog tulad ng lechon, barbecue. At kung kayo man po ay kakain at may tinidor, huwag niyo na lang pong tutusukin yung inyong kakainin. Palaging saluhin na lang po ng kutsara. Yun po ang bawal gawin, ha? Paalala sa talandrong ito, sapagkat kung naparusa po ito sa mga taong walang pakundangan na umaabuso, lalong-lalo na mataas na uri na protection ito, tapos sasabihin niya, meron naman akong protection, gawin po lahat yun. So yun, pangit po yun. So akin pong babanggitin ang panalangin ng 8AD at ilalagay ko dito. Ang una nyo pong gagawin ay sa ano ito, devotion, ha, devotion sa gabi at araw. Maiksi lang pero dapat nyo gawin ito kung kayo po ay nagtatanga ng ganito 8AD. Ito po, una magsindi kayo ng kandila sa inyong bahay o sa inyong altar. Kung maaaring lumuhod, pwede rin. Kung wala mapagluhod, upo na lang o kaya tayo. Ito po yun. Uhay ang mali. Sorry. Igusom uhay Rex Verbantim. Diom Pater Domini Totum. Idos Filios Mihi Abit Tirai. Apartari Sacratissima Lugari. Conservatore Oration Differentes. Mi Au Wem Au Aom Wem. Adunay ko siyo aia o ham sabaot Elohim Diyon. Yun lang po, di ba, napakaikse yung inyo pong gagawin sa umaga at gabi, pagising at pagtulog. Una, magdadasal po kayo ng Ama namin at sumasampalataya. Yun po ang devotion, ha. Ito naman po yung aalis na po kayo sa bahay. Nadala ang talandro, ito po ang dasal niya. Pag-aalis na po kayo sa bahay, ang una nyo pong gagawin, magdasal uli ng Ama namin at sumasampalataya. Tapos hanggang sa ipinako lang po. Halimbawa, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisa ng anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang yun, Diyos, Espiritu Santo, ipinako. Yun, gandun lang po kayo. Tapos isusunod niyo na ito. Aok, iyo, wa, weya, iyo, iwe, uwa, we. Uwe, sim, aem, sum. Iyom, aoks, om.
ay wa ako imaom aim owem iox yaox waox jao om iox ha oxom iom a iyo kuya ko ax ha iye o waox ja iox iom. So ma-accident bago kayo malas na umalis ng bahay. Sundan nyo na lang po kung paano ko binanggit ang mga dasal nito at debosyon. Yun po ang poder sa araw bago kayo umalis, yung huli kong binanggit. Yun po ang poder po ng talandrong ito para yung birthday nito o visa ay na protektado ka na. So sana inyo pong nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, at kung kayo po ay may kamag-anak na nasa abroad na hindi nyo alam ang kanilang kaligtasan ay kung manapapano sila, so i-share nyo po ito. I-share nyo po ang video pong ito. Ito po ay para sa mga kababayan natin nasa abroad, at ganoon din sa mga sundalo at pulis sa kanilang mapanganib na trabaho. Kailangan din po nila itong tanganin, ilagay lang sa wallet. Kung maganda, kung nakapanyo pa, itatak sa panyo. Ako dati ay nagtatatak noon ng panyo. Tapos kulay-pulay, itim ang sulat. Gumagawa po ako nito. Medyo may kabigatan dahil dalawang araw ko ginagawa ng bawat isang panyo. Kasi minsan may ginagawa dito lang kasi sa bahay, at ako ang nag-aasikaso sa aking mga anak. So ayun, kung gusto nyo mag-request sa akin ng paggawa ng talandro na nasa panyo, tatak ko sa panyo, kulay pula, yun, igagawan ko po kayo. Basta sa inyo ang shipping at syempre yung paggawa ko noon. Okay. At ang dasal nito ay ilalagay ko ay pagkonsagra. Yung in the verbo incominado divino Jesus pater noster consagration. Yun po. Ito yung basis nyo po babanggitin yon para pag na ipalaminate nyo na ay kukonsagraan nyo po para buhay ang talandro. Yung in the verbo incominado divino Jesus pater noster consagration. Pwede kayong magdasal ng ano, ng kahit sumasampalataya lang bago nyo banggitin ang pangkonsagrang yun. Tapos ng pitong pieces na binanggit ang orasyon, yung pangkonsagra, ihip nyo po sa inyong talando para buhay. At gagawin nyo yun, kapag nakonsagra nyo, kada Martes at Biyernes para mas malakas ang inyong talandrong 880. So ingatan na lang po, huwag abusuhin sapagkat ito ay mabuti sa mabuti, masama sa taong masama. Pag inabuso po ninyo ay sigurado mapaparusahan kayo ng talandrong ito. Maraming salamat.